Bornean Orangutan. Matatagpuan lamang sa isla ng Borneo. Ang mga Bornean Orangutan or Pongo Pygmaeus ay may mas malawak na mukha at mas maiikling balbas kaysa sa kanilang mga kauri, ang Sumatran Orangutans. Binago ng International Union for Conservation ang kanilang katayuan sa critically endangered dahil ang population ay bumagsak ng halos 60% mula noong 1950. At ayon sa Scientific American, tinantya na ang kanilang bilang ay bababa pa sa 22% sa taong 2025. Ang pangunahing banta para sa mga hayop na ito ay ang pagkawala ng tirahan at illegal na pangangaso. Pinapalala pa ang problema dahil ang mga babae ay nagpaparami lamang pagkalipas ng 6-8 taon pagkatapos manganak. Ito ang pinakamahabang agwat ng kapanganakan ng anumang mammal sa lupa. Ilipika. Ang Ilipika or Ochentana iliensis ay isang maliit na mammal na may haba lamang 7-8 pulgada. Sila ay matatagpuan sa rehiyon ng Xinjiang ng bansang China. Nakatira ang mga ito sa mga matataas at mabatong lugar at nabubuhay sa pagkain ng mga damo. Ang maliit na nilalang na ito ay bihira lamang makita at halos 1,000 na lang ang natitira. Ang mga ito ay natuklasan lamang noong 1983. Ngunit ang bilang ng mga ito ay halos bumagsak ng 70% mula noon ayon sa CNN. Ito ay dahil ang tirahan ng mammal ay apektado ng pagbabago ng klima or climate change. Ang tumataas na temperatura ay siya ring naging dahilan para ang mga pikas ay mapilitang manirahan sa tuktok ng mga bundok. Ang pulusyon sa hangin ay malamang na nag-ambag din sa pagbagsak ng kanilang population. Giant otter. Matatagpuan lamang sa Timog Amerika. Ang giant otters or Pteranora brasiliensis ay ang pinakamalaking mga otter sa mundo na humahaba hanggang 6 na talampakan. Ayon sa kasaysayan, ang mga higanting otters ay hinuhuli dahil sa kanilang balahibo na nagdudulot ng malaking pagbaba sa kanilang mga bilang. Kahit hindi na sila hinuhuli ngayon, nananatili pa rin nanganganib dahil marami sa kanilang mga aquatic habitat gaya ng mga ilog at lawa ay nasisira kung saan nila kinukuha ang mga isda na pangunahing pagkain nila. Amur leopard. Ang Amur leopard or Panthera parius orientalis ay isa sa mga pinaka-endangered wildcat sa buong mundo. Mayroon itong isang makapal na dilaw na kulay at may mahabang siksik na buhok at maaaring timbangin hanggang sa 120 pounds. Maaari itong tumalo ng higit sa 19 na talampakan at maaari itong tumakbo sa bilis na hanggang 37 miles per hour. Matatagpuan lamang ito ngayon sa Amur River ng Silangang Russia at halos naubos na sa China at Korean Peninsula. Ayon sa WWF or World Wildlife Fund, mayroon na lamang halos 60 Amur leopards na naiwan sa kasalukuyan. Black-footed ferret. Bilang isang miyembro ng pamilya ng weasel, ang black-footed ferret ay ang tanging ferret na makikita sa Hilagang Amerika. Mayroon silang mga katawan na kulay brown, itim na binti at paa, at isang itim sa dulo ng kanilang buntot at isang itim na parang maskara. Ang mga ito ay carnivores na siyang bumubuo ng higit sa 90% ng kanilang dieta. Ang pangunahing banta na naging sanhi sa pagkaubos ng kanyang lahi ay sakit at kakulangan ng tirahan. Sa ngayon, may mga 300 to 400 na mga black-footed ferrets ang nabubuhay ayon sa International Union for Conservation. Darwin's Fox. Ipinangalan sa isang sikat na scientist na si Charles Darwin na siyang nakatuklas sa mga species nito noong 1834. Ito ay matatagpuan sa 2 lugar ng Chile. Ang mga ito ay may maabong kulay at may maiikling mga paa. Ang mga nilalang na ito ay aktibo sa buong takip silim at madaling araw. Ang mga ito ay tinuturing na isang umbrella species na nangangahulugang ang pagprotekta sa kanila ay makakatulong na mapamatili ang buong ecosystem. Ayon sa International Union for Conservation,
Ang mga dahilan ng kanilang pagkaubos ay dahil sa pagkawala ng tirahan, pangangaso, at ibang mga hayop kagaya ng mga domestic dogs. Sumatran Rhinoceros. Bilang nag-iisang rhino sa Asia na may dalawang sungay, ang Sumatran Rhinoceros ay ang pinakamaliit sa pamilya ng rhino. Nakatira sa kagubatan at bundok ng Malaysia, Indonesia, at posibleng sa Myanmar. Nakikilala sila dahil sa mahabang buhok na tumutulong upang mapanatili ang putik sa kanilang katawan para pampalamig at maprotektahan sila mula sa mga insekto. Ang mga ito ay isa sa pinaka-endangered rhinos sa buong mundo, kasama ang Javan rhino, na may bilang na lamang na 220 to 275 ang natitira, ayon sa WWF. Napakalaking banta sa kanila ang poaching. Hinuhuli sila dahil sa kanilang mga sungay. At walang pahiwatig na ang populasyon nila ay matatag dahil dalawang babae lamang ang nagparami nito sa huling 15 taon. Pangolin. Matatagpuan sa mga kagubatan at madamong lugar. Ang mga pangolins ay nocturnal creatures na may mga kaliskis na sumasakop sa kanilang mga katawan at mahabang malagkit na mga dila na ginagamit para manghuli ng langgam at anay. Ang mga ito ay sinlaki ng isang pusa. Kapag natakot, ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-ikot na parang isang bola. Ang mga craters na ito ay matatagpuan sa Asia at Africa. Nanganganib dahil lalo silang nagiging biktima ng wildlife crime para sa kanilang karne at kaliskis. Sa katunayan, ayon sa CNN, pinaniniwalaan sila ang pinakamaraming kaso ng mammal na hinuhuli sa buong mundo. Tinatayang 100,000 ang nahuhuli ng mga tao bawat taon. Vaquita. Una na natuklasan noong 1958. Ang vaquita na kilala rin bilang Gulf of California Harbor Porpoise ang pinakamaliit na cetacean. Isang uri ng mga hayop na kasama ang mga balyena, dolphins at mga porpoises. Ito ay may sukat lamang ng 5 talampakan ang haba. Ang porpoise na ito ay may kulay abo na katawan, isang maputla na kulay abo o puting tiyan, isang madilim na patch sa paligid ng mga mata nito at madilim na mga patch na bumubuo ng isang linya mula bibig nito hanggang sa mga pectoral fins nito. Bilang isa sa kakaibang mammal sa mundo, ang vaquita ay pinangangambahan ding maubos. Ayon sa International Committee for the Recovery of the Vaquita, 6 na po na lamang sa mga hayop na ito ang nananatili. Ito ay nagmamarka ng 40% na pagbaba sa kanilang populasyon mula noong 2014. Ang mga maliit na porpo na ito ay madalas na nahuli at nalunod sa mga gill nets na ginagamit ng mga illegal na operasyon ng pangingisda sa loob ng Gulf of California ng Mexico ayon sa WWF. Dahil nakakulong sila sa isang maliit na rehiyon, maaari din na sila'y masugatan sa pagbabago ng klima. Dahil ang temperatura ay maaaring makaapekto sa kanilang pagkakaroon ng pagkain at mga kondisyon sa kanilang tinitirahan. Peruvian Black Spider Monkey. Matatagpuan sa silangang Timog Amerika sa ilog ng Amazon. Ang Peruvian Black Spider Monkey ay namamalagi sa mga rainforest at pangunahing pagkain nito ay mga prutas. Ang mga unggoy na ito ay may napakalaking bahagi sa tropical na rainforest ecosystem sapagkat tumutulong sila sa pagpapakalat ng mga binhi. Kilala rin bilang red face o Guinea spider monkey. Ang population ay pinaniniwalaan na bumagsak nang hindi bababa sa 50% sa nakaraang 45 years. Ayon sa IUCN, lumiliit ang kanilang bilang dahil sa massive hunting at pagkawasak ng kanilang mga tahanan. Siguraduhin naka-subscribe ka na sa channel na to at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para maging updated ka lagi sa mga future videos natin. At i-share mo na rin para mas marami pang makapanood ng videong ito. Hanggang sa muli, salamat!